Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, nasa airport ulit tayo kasi pumunta tayo sa Bangkok. So pangilang balik na natin sa Bangkok, no? Pero naman this time, gusto ko ma-experience yung Songkran. Kasi hindi ko pa na-experience yung Songkran sa Bangkok. Yung mga basaan, yung gano'n. Kasi syempre gusto natin yung nababasa. So yan lang, natagal yung flight ko. Fit check muna tayo. May fit for today, I'm just wearing a cargo pants. Wearing a cargo pants na nabili ko lang online. Tapos yung sando ko lang din, nabili ko lang pa online. Look. And then, ito naman, is nabili ko yata sa H&M. Itong shades ko, nabili ko lang din online. My shoes is Nike. Ilalink ko na lang sa description box yung mga outfit na natin today. Tara, samahan niyo ako. Punta tayo sa Bangkok. Let's go! Okay, sige. So, quick ano lang tayo, no? Check ng requirements. Ngayon is April 2024. Same pa rin naman yung requirements going to Bangkok, like yung valid mo na passport, yung flight ticket mo, and then yung e-travel, guys, meron na ngayong bagong e-travel. You just have to download yung ano nga ba yun? Parang Philippine e-travel. Ilalagay ko na lang dito yung app. Madali lang, guys, kapag nakapag-register ka dun sa app. So sobrang dali na lang yung pag-e-travel. Pero I suggest na gawin nyo na siya ahead of time kasi hindi na siya chine-check sa immigration pero nadidetect nila. I mean, hindi na hinihingi na nasa yung e-travel mo. Pero kapag nasa immigration ka, nakikita nila kung nag-fill out ka ng e-travel or not. Kasi last time, nung nakapila ako, tapos merong isang tao na ini-interview sa immigration, wala siyang e-travel, bigla siyang sinabihan na, wala pa po kayong e-travel. So ayun, imbis na mabilisan, ma-hassle pa kayo. So I suggest na gawin nyo na lang yung e-travel ahead of time. Madali lang naman, ilalagay mo lang yung mga flight details doon, kailan yung flight mo, kailan ka uuwi, tas saang bansa ka pupunta. And then the next requirement going to Bangkok is, wala na, yun lang talaga yung parang pinaka-required. Hindi naman kailangan ng visa for Filipino travelers. Pero ako, tapos insurance hindi na rin required. Pero for your peace of mind, okay na mag-insurance na lang din kayo. Nag-book pala ako ng insurance ko sa Klook, tapos yung SIM card ko is eSIM. Binook ko na lang din lahat sa Klook yung eSIM ko, including all of my tours na gagawin ko sa Thailand. Although yung first few weeks natin, magsusongkran muna ako kasi yun yung hindi ko pa na-experience. Pero for the rest of the weeks, magtutour tayo. At so today, guys, I'm flying with AirAsia. Tapos yung airport natin sa Bangkok, hindi siya yung Suvarnabhumi, yung bagong airport. Yung pupuntahan natin is yung Don Mueang, ganon. Basta yung isang airport. Nakapunta na rin ako dun. Madali lang din, actually, from the airport dun sa Don Mueang, magbabas ka lang, tapos makakapunta ka na sa city. So, ipapakita ko naman sa inyo, guys. Di ba kasi dun sa Suvarnabhumi Airport, usually, nag-ano tayo, di ba, nag-train. So, masakay tayo ng parang BTS ng MRT. Pero itong bababaan natin na isang airport pa, yung pangalawang airport ng Bangkok, magbabas lang tayo pabutang city. Sasama ko naman kayo mamaya sa ating journey. Kaya mag-boarding na tayo. Don Mueang International Airport, flight number 807. For your package for me, at the planned flying time, we are just 10 minutes journey, we'll be cruising at 34,000. Hi guys! So we just arrived here at Don Mueang International Airport. So, hindi tayo nag-arrive dun sa Suvarnabhumi. Di ba, last na mga Bangkok natin, lagi tayong Suvarnabhumi Airport. Pero this time, dito tayo sa Don Mueang. And yung flight time was around 4 hours. And then, yung SIM card ko pala, guys, mag-eSIM lang naman ako. Ma-internet na. The good thing about eSIM is, pagkarating ko pala, ma-internet na ako. Kasi na-activate ko na naman siya nung nasa Philippines pala ako. So, pagdating ko dito, meron na agad ako internet. So, pwede kayo mag-book ng eSIM sa Klook na ginawa ko. And then, sa currency, I think okay din naman kung magdala kayo ng Philippine Peso. Basta dun kayo magpa-exchange sa Happy Rich. Okay? Dun tayo lagi nagpa-exchange dito sa Bangkok. Happy Rich. Kasi sobrang ganda ng exchange rate talaga nila dun. Pwede kahit peso yung dala nyo, kahit hindi na dollar, okay pa rin yung exchange rate. Pero for me kasi meron pa akong natirang money from my previous Thailand trip. So yun muna yung gagastusin ko. Tapos kapag naubos na lang yun, tsaka na lang ako magpapa-exchange. Meron na akong SIM card, meron na akong money. So all set na tayo. Yun lang naman yung kailangan natin, no?
Wait lang, magsishare lang pala ako. Ayan guys, pakita ko pala sa inyo yung airport kasi hindi pa tayo nakabag-ano dito na. Lagi kasi tayo sa Suwanan po may. Ganito yung itsura ng Don Muang. I think this is the old airport ng Bangkok. Ang bago na kasi ngayon yung Suwanan po. Yeah, this is the airport. Parang tahimik. Kami lang ba yung tao? Let's go. Immigration, arrivals, baggage claim. Tcharan! Wala nga masyadong tao na. Yung totoo. Ah, dito. May tao naman dito, guys. Hello. Parang cute yung Pilipinong nasa likod ko. And si Kuya. Pasum nyo nga ako. Parang cute siya nung nakita ko. Anyway, wait lang. Kunin muna natin yung baggage natin bago tayo lumandi, okay? Sinagugutom na ako. 10:30 na sa Philippines, 9:30 dito sa Bangkok kasi Bangkok is 1 hour behind. Nagugutom na ako, no? Kaya pala, late night na. Pero, diretso na muna tayo sa hotel kasi baka masara. Ay, hindi naman pala ako mag-MRT, magbabas lang ako. Ah, hindi. From here, magbabas ako sa pinakamalapit na train station. Tapos, magti-train ako. So, baka masaran tayo. But I think naman hanggang 11 or 12 pa yung train. Pero, sige, uwi na lang muna tayo. Settle na lang muna tayo. Tapos, mamaya na tayo kumain pagkadating. Okay? Ayun guys, meron mga exchange rate dito. But, hindi ko masyadong nire-recommend. Kasi parang dati nagpaganyan ako. Sobrang laki nung difference. Wait lang, immigration ako guys ha. Mamaya, babalikan ko kayo. Z2287. Yeah, ito yung flight namin. Walay pa? Or naka-ano na? Nakaikot na yung baggage ko. So yun guys, dito pa rin sa Don Muang, yung Happy Rich, yung sinasabi ko na money changer na maganda. Parang wala siya dito sa building na to. Search yun na lang sa Google kasi naalala ko, tumawid pa kami ng tulay. Dito lang naman malapit sa airport para mapuntahan yung Happy Rich. Pero if sa Suwanan po kayo na airport, nasa basement yung Happy Rich, okay? So, ayan, wala na naman tayong kukunin dito na may SIM card na ako, may pera na ako. Yeah, that's the beauty of eSIM. Kasi hindi ka na mag SIM, meron ka na agad internet. Pero, sabi ng mga ibang friends ko, hindi gumagana yung eSIM sa kanila. Siguro kasi naka-plan sila sa mga ibang network, ganun. I'm not really sure, comment down below kung hindi siya gumagana kung naka-plan ka. Ako kasi, naka-plan din ako, pero itong phone ko is hindi siya yung phone ko na sa plan. Binili ko siya ng hindi plan. Kaya gumagana yung eSIM ko. I'm not really sure kung naka-plan ka if gagana yung eSIM. Comment down below sa mga naka-experience na, okay? So, where am I going now? Sige, punta na tayo sa bus. Lalabas lang tayo. Ayan, sa labas lang naman ito, nandiyan na yung mga bus terminal. Nakakain muna tayo. What time is it na ba? Alas 10 na. Alas 10 na lang gabi. Huwag na tayong muna kumain. Baka masaran tayo ng mga train. Ano meron dito? Bakit nagkakagulo sila? Ayan. May something here. Ay, gusto ko mag 7-Eleven. Bibili ba muna tayo, guys? Sige, kaya ko pa namang tiisin yung gutom ko. Hindi naman siya yung okay na parang feeling ko mamamatay na ako sa gutom. Charing. Carry pa naman. Ayan. Dito ako mag-exit sa gate 2. I'm not sure kung Ay, wait lang. Baka walang bus dito. I think hindi gate 2. Sige, ay, wait lang. Sige mag-exit. Hala. Wait lang, hindi dito yung mga bus. Ibang ano yun. Lakad pa tayo ng konti. Parang dito mga private car. Hindi naman tayo magta-taxi. Hanapin natin yung bus stop dito. May nakita akong bus stop last time dito eh. Guys, nandito sa gate number 6, andyan yung mga pilahan ng bus, oh. Ito. Inaano ko pa kung tama ba yung ano. Bangrak? Tatanong ko nga. Should we go to Silom, no? No. No? A3. Ha? A3? Okay, thank you. Ah, okay. Buti, mabait si Kuya. A3 daw yung bus na sasakyan ko papuntang Silom. Ito, may mga nakasulat dito. A1, A2, A3.
Ah, okay. Ito yung ruta ng A3 o yung yellow. So, antayin ko yung A3. A4 pa lang to, A4. So, magantay tayo ng A3 bus. Tapos, bababa tayo sa Wat Kaik. Tapos, from Wat Kaik, 2 minutes walk na lang yung hotel ko. Not bad, no? At least isang bus lang, tapos walk na lang. And guys, may mga nakasulat naman yung ruta ng A1, Chatuchak Market A1, Victory Monument A2. Tapos kapag Ratcha Prasong Lumpini A3, Khaosan Road A4. Ayan, depende kung saan kayo nakastay, pwede kayo magsakay ng bus na maghahatid sa inyo. Ano ba yan? Nahirapan ako mag-Tagalog. So yun guys, medyo matagal dumating yung bus A3. So nag-decide ako na mag-grab na lang. Wait lang, maingay. Naririnig niyo ba ako? Super ingay din. Ayan guys. So medyo matagal dumating yung bus A3. So nag-decide ako na mag-grab na lang ako. Kasi 322 lang naman from airport to my hotel. Or siguro mga 450 pesos lang naman. Kasi it's already 10:15 PM, tapos medyo baka sarado na rin yung mga train, at parang matagal na rin yung bus, para na rin makapagpahinga tayo at makakain. I think it's okay naman na mag-spend ng kahit konti, di ba? For your convenience and for your peace of mind. Peace of mind, charot! So yan, natay na lang natin si Ian. Hala, babae yung driver. Sabi niya, what door? 6. Guys, I just arrived here in Bangkok. So I'm staying at a hostel. It's called Warm Window. First time ko nag-stay dito sa hostel na to. I just wanna try something different. Pero mga first few days lang ako mag-hostel. Tapos after nun, mag-hotel na tayo, guys. Kasi dito sa Bangkok, hindi rin naman sobrang mahal ng mga hotel. Like, hindi naman siya kagaya ng Singapore na sobrang mahal ng hotel, no? So magta-try lang ako mag-hostel ng few days and then mag-hotel tayo. Para meron naman tayong private room and all that. No, umaangat na tayo sa buhay, na-afford na natin yung hotel. Thank you sa suporta nyo guys. Charot. So, ayan, kadating ko lang. It's already 11:30 na lang gabi. Kaso nagugutom ako. Yung problem ko lang dito sa hostel namin, itong street na to, parang wala masyadong natitsinda dito. So, ayan, naglakad pa ako dito sa parang may bungad. Maghanap tayo ng makakainan natin. Kahit ano na lang guys. Kasi alam, I'm so gutom na talaga. Ay, may 7-Eleven dun. Kung 7-Eleven, carry lang din sa akin. Pero, try muna natin. Baka may mga bukas pang. Ay, parang Indian temple to. Ayun o. May temple dito sa kanto. Parang Taoist. Taoist temple to na. Okay, nagtitingin-tingin ako kung saan yung pwede nating kainan. Ah? Ayan no, parang may market doon. Kita nyo guys, tawid tayo doon. Go tawid tayo, yan na may tawiran dyan. No, medyo tahimik yung area na to. Sa Silom din to, pero Silom area din to. Pero first time ko sa area na to. Medyo malawak din kasi yung Silom guys eh. Wala masyadong mga establishment dito, no? Kasi nyo? Or wala masyadong mga kainan, no? Nagsasara. Ah! Gagi, kasi 11:30 PM na rin kasi. So baka nagsara na. Try na, tignan natin bukas kung mga bukas tong mga to. Ayun, no? May mga kainan naman siguro dyan kasi sarado na. Kasi late night na. May 7-Eleven doon. Pero may nakita ako na parang night market dito. Dyan na lang tayo kakain. Hello. Yung guys, may nakita ako. Magkano kaya dito? Sige, dito na tayo kumain, no? Ito na yung nakita kong bukas, eh. Yan, dito tayo. Wow. So, ano kaya kakainin natin dito, guys? Wow. Eh, seafood! Masarap itong mga... Pero ang mahal dito, yung sa dating akong hostel, diba 60 baht lang sa Kinon Hostel?
Yung sinasabi ko sa Kinon Hostel 160 baht lang pag sa labas ka na, oh. 150, 120 na. Mas nagmamahal na siya. But that's okay kasi nagugutom na ako. Like, ilaban na natin yan itong gutom na gutom ako. Seafood, vegetable, tom yum. Okay natin, guys. Kaya ko ba? Parang antok na yung sura ko. So yun, guys, nag-order tayo ng seafood, fried rice, and Coke Zero. Nasa local lang tayo dito. Ito na lang kasi bukas sa area na to. Like, sarado na yung iba. So na, guys, yung fried rice. Mukhang masarap, no? Ang daming sahog. Mayroon prawns, may pusit. Medyo maingay yung katabi ko. May kamatis and pipino and all that. Mukhang masarap. Love it. Small pa lang to, guys. May medium pa tsaka large. Yung small nila, oh. Ang laki ng survey. Okay, I have to say, when I say ang agwama, I say kopungha, agwama. If I say ang yung katabi ko, ito na lang kaya mag-vlog ko yan. Right? Yeah. Ay, a woman, kopulka. And when you say hello at the men, sawali crab, I have to remember because long time ago, I don't come here. Parang fish sauce or patis. Takasan ko yung boses kasi yung katabi ko. Sorry. Pero good. Let's put dito, oh. Masarap to. Panor. Ay. Put it like that. A little bit of chili. Ay, patis. Tak. Perfect. Tak. Perfect. Perfect. We mix it. I think this will taste better. It's already good, but let's make it better. Mas may lasa. Alright. Perfect. Finished. Okay, done eating. So I paid 170 baht for the fried rice and the Coke Zero. Mga ano yun, 260 pesos. Pero nabusog ako. Pero parang gusto ko pa mag-dessert. So meron ako nakitang 7-Eleven dito. Bibili lang tayo ng dessert. 7-Eleven. Wala nang tao, no? It's already an 11:57. Ito 12 na. Pero matapang tayo, no? Hindi pa naman ganun ka-safe yung Thailand. Hanap tayo ng dessert. What you gotta do with the dessert? What's this? Ay, parang soup yan, soup. What can we buy? Giving Milo. Charing. What's this?
grass jelly. Ah, mochi. Sarap kaya to? How much? 35? Uy, very Japan yung may mga ganito vitamin. Sa Japan ko nakikita yung mga ganito vitamin jelly. Ay, tari, collagen. Gusto mong gumanda ang iyong buhay, mag-collagen ka. What's this? Banana caramel flavored pasteurized milk. Taray, di mo kaya. Parang gusto ko yun. Hey guys, so I'm back here at the hostel. Nakaligo na rin ako. Fresh. Tapos, di ako masyadong mag-iingay sa sese. Kulog na yung mga tao dito. Bukas na lang siguro ako mag-tour dito sa room ko. But this is my bunk bed. Pero everyone is natutulog na. Natutulog na yung mga tao. So, bababa lang ako kasi parang gusto ko pa mag-edit ng mga videos. Hindi pa ako inaantok. Merong common area sa baba. So, dun muna ako. Okay, so maybe I can give you a quick tour ditong hostel warm window. So, this is my room. Ayan, lumabas na ako. Nasa third floor ako. So, pagkalabas, hallway, other rooms. Tapos ito yung CR ng mga panglalaki. Hello, what's up? May sink. Pwedeng lagay ng mga gamit. Ang kalat, mga lalaki talaga. Charing. And then, number one shower area. Number two, and number three. Number one, poop area. Number two, poop area. Ito, ihian area. Bakit magka-tabi? Okay, so we go to the second floor. Ang second floor naman ay mga room pa din. Ito yung hagdan. Tcharan! To the second floor. Para tayong nag-house tour doon. Para siyang bahay. Second floor, more rooms naman dito. Tapos ito yung CN ng pangbabae sa second floor. Ah! Tama ba? Oh yeah, second floor yun. Number two. Tapos sa lagi mga ganito, kahit sa Kinon, meron silang 1.5. Floor number 1.5. Sa gitna siya ng first and second room. Merong, tcharan! Yan, parang area where you can just chill. May mga beanbag. Kung mga magtutropa kayo, pwede kayong mag chill dito. Okay? But currently, walang tao kasi it's 12:42 a.m. Pagising pa ako. Mag-edit pa ako ng vlog, guys. Ayan. May shoe rack. Bawal ka magdala ng sapatos sa taas. So, iiwan mo yung sapatos mo dito. And this is the lobby. Hello. Here's the lobby. And this is the area where you can work. I think para may kitchen. Mayroong may common area yan. May nagluluto nga na si ate. Pwede kang magluto. Yung si ate nagluluto siya. Merong libre na coffee, tea, and some snacks kung nagugutom ka. Yan, libre lang naman yan dyan. Pwede kang maghugas ng mga pinagkiinan mo. Clean as you go. Mini bar. May ref yata doon yan. Pwede mong magtago ng pagkain sa ref. And this is the area where you can, dito yung breakfast area, but now dito ako magtatrabaho. May saksakan dito, so pwesto tayo dito. And guys. Yan, naulog pa yung camera ko. So, mag-i-edit lang muna ako ng vlog, guys, no? Alas 12 na, pero hindi pa ako makatulog. Ganito yung ginagawa ko pag hindi ako makatulog. Mag-i-edit na lang ako ng vlog. Kasi ito pala yung mga binili ko sa 7-Eleven. I got
ano ba to? Pudding salad. And then, I also got some banana. What's this? Banana, grilled banana. So, ayun lang. Iniwan ko lang sila dito kasi naligo pa ako, diba? Tapos ito yung kakainin ko habang nag-edit ako ng video. So, I think that's it for now, no? Update ko na lang kayo sa mga susunod na gagawin dito natin dito sa Bangkok. But basically, ano to? Ano yan? Basically, mag-Songkran Festival tayo dito. First time ko mag-Songkran, so na-excite ako sa experience kasi hindi ko pa na-experience mag-Songkran. But yeah, mag-edit muna ako ng mga Japan vlogs ko, guys, para may upload tayo bukas. Na-upload ko na yung part 1, part 2, upload natin soon. So yun lang, guys. Thank you for joining me and I'll see you again sa next vlog. Bye-bye!